sa bahay niyo nang makausap yung nanay mo. Saan po dito yung bahay ni Liza? Bahay ni Liza dito po sa pasok ka lang dyan sa eskina, pupunta sa loob. Sige po, salamat. Yung maliit na kubo sa dulo. Diretso po kayo, tapos liko po kayo, nasa dulo po yung bahay nila. Sige, thank you ha. Sige po. Liza! Ay! Hello po, ma'am. Buti naman po, natuntun niyo yung bahay namin. Nay! Nandito na po yung teacher ko, si Ma'am Castro. Ha? Makita na, may nagawa ka bang kasalanan? Nako, wala po, Nay. Parang di niyo naman ako kilala. Bumibisita lang si Ma'am Nay. Magandang gabi ho, Mrs. Ang totoo po nito, gusto ko kayong makausap. Kasi palagi na lang late kung dumating sa klase itong anak niyo. Late po araw-araw. Dapat yung disiplinahin yung anak yun, nanay. Ako nga ang daming problema at inaasikaso, palagi akong maaga. Dapat ang mga estudyante, ganun din. Ay, sorry po ma'am. Pasok po kayo. Pagkasensyahan nyo na po itong bahay namin. Sorry po ma'am ha. Hindi ko po kasi alam na palagi palang nalilate si Liza. Hindi po nakakalakad si nanay ma'am. Bulag din po siya. Gumagawa po kami ng puso bilang hanap buhay. Maaga po akong gumigising araw-araw para matulungan ko ang nanay ko sa paggawa ng puso. Bago din po ako pumapasok, hinahatid ko yung mga tinda namin puso sa karinderya, yung malapit po sa eskwelahan. Alas 7 na po kasi ng umaga sila nagbubukas. Hinihintay ko po, kaya po ako nililate. Pasensya na po ma'am ha, kung nabigyan kayo ng sakit ng ulo ng anak ko. Naku, ang nanay ko, hindi sakit ng ulo ang anak niyo. Di ba po ma'am? Opo, mabait na bata ang anak niyo. Napakamasaya. Napaka-positibo sa buhay. Hindi mo alam na ganito pala yung sitwasyon niyo mag-ina. Kasi sa tuwing makikita ko ang anak niyo, parang napakadali lang sa kanya ang lahat. Walang bahid ng lumbay, problema, o lungkot man. Tin, dito sa mundo, tiyak, meron tayong kabalisahan. Pero inilalagak namin lahat sa Diyos. Dahil alam namin na ipinagmalasakit kami ng Diyos. Tiwala lang. Alam ko, mahihirapan si Liza dahil sa kalagayan ko. Kaya dalangin ko sa Diyos na gabayan siya palagi sa kanyang paggawa. Nanay, huwag mong iisipin na nahihirapan ako kasi masaya ako bawat araw nakasama kita. At saka, hindi tayo kailanman pinagkulang ng Diyos, Nay. Kitasalam natin, pinagpapala tayo ng Panginoon. At isa sa pinakamalaking biyaya ko sa buhay ay ikaw yung naging nanay ko. Salamat sa Panginoon, binigyan niya ako ng isang mapagmahal na ina katulad mo.